Sige, attorney. Salamat ho. Ano sabi, ma? Makukulong daw yung Acosta dahil sa pang-aabuso niya dun sa mga estudyante, pero hindi dahil sa pagkamatay ng ate mo. Pero matibay na yung ebidensya pinakita natin. Eh, wala nga kasi siya sa Northford nung gabi na yon. Tapos, yung laptop na nakuha nila, wala naman daw silang nakita na video na kasama ang ate mo. Ni hindi nga nabanggit yung pangalan ng ate mo eh. Dun sa palitan nila ng email, yung dalawang yun. Pero yung ballpoint, ebidensya yun. Oo nga. Kaso nga, wala nga eh. Wala silang nakitang video o maski man lang picture dun sa laptop na nakuha nila. Ang pinagtataka ko, alimbawa, yung bracelet. Yung bracelet na nakita sa veranda, bakit hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung kanino yun. Tapos yung cellphone na ate mo na nawawala, bakit hindi pa rin nila nahanap? Naguguluhan na ako, Sky. Hindi ko na alam kung anong isipin ko. Pero hindi mo ba nakikita, ma? Na umiikot lang sa kanila yung mga nadidiskubre natin. Simula kina Gino, kina Z, Archie at Poch, tapos si Mr. Castrodes, tapos si Mrs. Acosta, at ngayon si Govna. Kaya hindi na nga ako magtataka kung pati si Agero sangkot eh, na sobrang convenient naman dahil ngayon pa talaga siya nawala. O baka nagtatago siya dahil alam niyang malapit na siya mabuko. Hindi pa tutapos. Pero malapit na, ma. Wala akong kinalaman sa mga biktima ni William, attorney. I know it's hard to reconcile. It may even sound reaching. Pero pumayag akong may pagtulungan sa klinik na yon. Dahil naniniwala talaga ako na hawak ng babae ang desisyon concerning her body. Ngayon kung kanya ng opinion ko, sa tingin mo ba? Papayag ako na maabuso ang mga babae gaya ng mga batang yun. Mrs. Acosta, you were abused by William for years. Hindi mahirap isipin na nakipagtulungan ka para ma-terminate ang pregnancy ng mga naging biktima niya. And hindi rin mahirap isipin na alam mo ang lahat ng perversions ni William at natakot ka lang magsalita dahil takot ka sa asawa mo. And I can't testify against him. You know that, attorney. So I'm damned whatever I do. You can actually turn things around, Mrs. Acosta. You don't have to suffer because of him. Paano? Isa kang battered and abused wife. Both physically and mentally. You're not well. If we can have a doctor diagnose you as such, pwede tayong humingi ng motion sa korte para palabasin ka to get treated. I'm not insane. No, ma'am. No one is saying that. Okay? Ang sinasabi lang ni attorney, you don't belong here. Gino, I... Mama, please. Please. Okay? Biktima ka rin ni Dad. Tayo. Kung meron mong deserving na makulong, siya lang yun. Okay? God, Gov Acosta, a pedophile? I don't think I can ever look at him the same way again. I don't even think I can look at North for the same way ever again. Can you imagine? Ano mangyayari dito when the doors are closed? Sino ba kaya among Yana and Cynthia and Annika and Poch ang victims? Like, bakit nilang sila nagsasalita?
Guys, why are we blaming the victim? Yeah. Instead of doing that, dapat ini-encourage natin sila to come forward and tell the truth. Dapat tulungan natin silang ma-ease ang fears nila and to break the stigma. Diba? I know na. Maybe we should start a drive or a hotline for this. Oh. I know. Bigot. God. So, sila na nga. So that's the reason for Roxy's online breakup sale. And the reason why Sugar Daddy is mad. At sinagasaan sila. Shh! Guys. Oh my God. Ultimate high drama. Grabe! Ultimate high drama. Diba? Oo. Oh, my! So si Poch ang third party. Never saw that coming. I know, right? Oh, wait. Roxy! I'm shocked. Look, I know you're maybe feeling shitty right now. Pero you have to chill. Or wal-wal. Or whatever. Alam mo, Kenji, tigil-tigilan mo ako ngayon, ha? Baka hindi ako makapagpigil lumanding tong kamay ko sa face mo. I'm just looking out for your welfare. Tingnan mo, parang nawala yung energy mo. Wala na nga yung butterflies in your head. Alam mo, the best way to forget your heartbreak is to have fun. Mamaya, sa abyss, there are a lot of fish in the sea. Tulungan kita mamingwit. Wait! See you later! Bilisan mo lang, ah. Sandali. Poch! Kuya,
Kuya, okay lang. Clear lang ko siya. Poch. Yo. Is it true? You and Tito William? It's all out in the open. Kailangan bang ulit-ulitin ko? Boss, bakit di ka naman agad sinabi sa amin? Paano ko sasabihin sa inyo? May intindihan mo ba ako? And for sure, kapag sinabi ko sa inyo, pagtatawanan niyo na ako eh. Diba? Kasi dyan kayong magaling. Kasi you only care about your own life. Alam mo, ewan ko ba kung bakit pinagsisiksikan ko yung sarili ko sa inyo? But don't worry. Alam ko yung pinasa ko. Wait, so aside from Tito William... No. Ite, pati ikaw. Si Tim. Iba yung sa amin na Tim. I like him. And I don't see anything wrong with it. Yo, look, I'm just asking. Pero hindi naman kita judge. Stupid as it may sound, I just want to understand, dude. One more thing. Di mo naman siniksik sarili mo sa amin, Butch. We're still friends, dude. Jam na lang tayo kapag okay na lahat, ha? Hindi nila kailangan pagdaanan yung mga pinagdadaanan natin.
pero minsan naiisip ko. Alam mo yun, kasalanan ko din to eh. Kasi kung tutuusin, pwede naman ganyan na lang yung buhay ko, di ba? Bakit ko ba kasi pinipilit si Solf pa to, di ba? Bakit? Bakit pakiramdam ko, ikamamatay ko kung hindi ko mabibigay kay Ate Luna yung justice na deserve niya. Wala namang masama sa ginagawa mo. Iintindihan ko ka. Alam ko, pakiramdam mo lang kasi hindi mo napakita sa kanya na mahal mo siya sa totoong buhay ng buhay pa siya. Tapos ngayon, sa tingin mo, ito lang yung tamang paraan para mapakita mo at masabi mo sa ate mo, mahal mo siya. Pero sana kasi hindi na lang ganito. Kasi minsan, pili ko na pag-iiwanan na ako eh. Yung iba, di ba, iniisip na nila saan sila mag-aaral para sa college, anong course nila, sasagutin na ba nila yung maniligaw nila. Saan sila magsa-celebrate sa anniversary nila? Pero bakit... Bakit wala akong maalalang moment na naging masaya ako dito sa Northport? Talaga ba, Sky? Wala kang maalala. Kasi ako, alam mo, wala nang makilala lang kita. Wala akong ibang iniisip kundi tulungan ka. Alagaan ka. Pagkaan lang araw mo. Karoon lang ng ngiti sa mukha mo, okay na ako dun. Tama ka, Obed. Wala nga ako ibang maalala kundi mga times na gusto mo lang ako tulungan. Sobra ko na-appreciate yun. Thank you. Joseph? Sky? Tinatry kita makontakt para makapagbigay ka sana ng statement sa mga pulis. Nasabi ko na lahat noon kay Sir Darius. Pasensya ka na, Sky, ha? Pero uwi na ako sa amin. Maraming salamat. Ah, talaga ba? Naku, Joseph, maraming salamat sa'yo. Napakalaking bagay yung ginawa mo. Yung pagdiin kay Governor Acosta. Ngayon na, sa kulungan na siya. Pero hindi pa rin talaga kami papayag na hindi niya pananagutan yung mga ginawa niya, kaya salamat sa'yo. Kapag nangangailangan ka pa ng tulong, tawagan mo lang ako. Oo naman. Joseph, pwede ba humingi ng favor? Pwede ko kaya puntahan si Yana? Sige. Sige, salamat. Pupuntahan ko si Yana. Gusto mo sa mama? Ano mo, kahit di mo sabihin, kahit saan pa yan, sasamahan kita.